hindi na kailangan ng panibagong Polo Verified Contract kapag... Guys, may nagawa kasi akong isang video na kung ano ang ibig sabihin ng Polo Verified Contract or ng Verified Contract sa OFW Pass. Uulitin ko guys na hindi na kailangan ng panibagong Polo Verified Contract kapag isa kayong documented OFW na pumasok dito sa ibang bansa, lalong-lalo na dito sa UAE. At kung pangalawang beses na kayong uuwi sa Pilipinas na galing sa visit visa at nakapag-verify na kayo ng kontrata noon at nagamit nyo na ito sa pagkuha ng OEC. Meaning guys, may record na kayo sa POAA. At parehong employer lang din ang babalikan nyo at wala naman kayong any employment changes. At para i-verify or i-clarify ito ay nagsadya ako mismo sa Migrant Workers Office dito sa Dubai. Dahil baka kako meron nang nagbago. Paalala pala guys ng Polo Dubai na half day lang sila kapag Friday, kaya cut off na sila dyan. Kaya sa mga magpapa-verify na ang flight nila is weekend or Monday na walang appointment, ay pwede na kayo mag-walk-in simula Thursday or Friday. At para sa mga kompletong requirements sa pagpapa-verify ng kontrata para sa mga household workers or mga skilled workers, ay ilalagay ko yung link sa description ng video na ito. Sa mga weekdays naman yung flight at wala silang nakuha ang appointment online, ay pwede kayong mag-walk-in sa Polo Dubai one day before ng flight nyo pauwi sa Pilipinas. Dalhin nyo lang ang inyong ticket at kumpletong requirements at 100% makakakuha kayo ng inyong Polo Verified Contract. So ayun nga guys, kapag may record na kayo sa POA at exempted na kayo sa OEC at na-open nyo naman ang inyong PAPSBAM account at wala kayong any employment changes, at uuwi kayo at babalik pa rin under the same employer, ay hindi nyo na kailangan pa ng panibagong kontrata. At pwede na rin kayo mag-register sa OFW Pass. Maraming nagtatanong, paano daw ba kung nakalimutan na nila ang kanilang email address at password sa PAPSBAM? Madali lang naman yan guys, pwede nyo ito ma-retrieve sa pamamagitan ng pag-submit ng ticket sa helpdesk. Pero kung hindi kayo marunong or hindi kayo maalam online, ay pwede naman kayo magsadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo o kaya naman ay dumaan kayo sa POA desk sa loob ng NAIA. Bukas sila 24/7 at pwede kayo dumaan doon kahit na paglapag nyo sa Pilipinas. Lumalabas lang naman na ganito ang verified contract nyo sa OFW Pass kapag nag-change employer kayo. So kapag gumawa kayo ng OFW Pass or kapag nag-register kayo dito, at kapag nag-upload kayo ng inyong visa na iba na yung employer na nakalagay, lalabas talaga na your contract was not found in the system. Contact Migrant Workers Office. At kahit nakapag-verify na kayo ng kontrata, ngunit hindi nyo pa ito nagagamit sa pagkuha ng OEC sa POA, ay not found pa rin ang contract na lalabas dyan dahil nga hindi pa automatic na lumalabas ang updated record nyo sa OFW Pass after nyo makapag-verify dahil nga under pilot test run pa rin ang DMW mobile app. Marami kasing OFW ang nakapag-verify na ng kontrata pero hindi natuloy ang uwi nila. O kaya naman ay hindi pa nila ito nagagamit sa pagkuha ng OEC sa POA. Kaya guys, hindi pa magiging updated ang record nyo dahil nga hindi nyo pa ito nagagamit sa pagkuha ng OEC sa mismong opisina ng POA sa ngayon. Dahil hindi pa nga ito automatic na lalabas dahil hindi pa maayos ang DMW mobile app. So after nyo magamit ang inyong Polo Verified Contract sa pagkuha ng OEC sa mismong opisina ng POA, ay dun palang ma-update ang record nyo. Kaya sa mga nag-change employer, kapag nag-upload kayo ng visa na iba na yung employer nyo sa employer nyo noon na naka-record sa POA, ay wala talagang lalabas na contract or verified contract record sa OFW Pass nyo. Dahil kailangan nyo muna ng panibagong Polo Verified Contract at sa mismong opisina kayo ng POA kukuha ng OEC para ma-update ito. Kaya sa mga OFW na nag-change employer, nag-change position, nag-change job site, nag-change company name, kahit pareho pa rin ang owner, kailangan nyo magpa-verify ng panibagong kontrata
at sa mismong opisina muna kayo kukuha ng OEC sa ngayon. Dahil gaya ng sabi ko ay hindi pa updated or hindi pa automatic na lalabas ang record nyo after nyo magpag-verify dahil nga hindi pa totally maayos ang DMW mobile app. Under pa ito ng pilot test run sa ngayon. Pero kapag exempted na kayo sa OEC at may PAPSBAM record na kayo at wala naman kayong any employment changes ay hindi nyo na kailangan pa ng panibagong Polo Verified Contract. Dahil nga pwede na kayong mag-acquire ng OEC exemption sa PAPSBAM account nyo. At hanggang ngayon ay allowed pa rin gamitin ang OEC or ang OEC exemption pabalik sa ibang bansa as documented OFW. Huwag kayong mag-alala guys, basta meron kayong OEC exemption na dala ay hindi kayo ma-offload sa immigration. Dahil yan pa din naman ang record nyo sa kanila. At kahit abutin pa ito ng palugit na ibinigay ng DMW na August 31 hanggat hindi pa maayos ang OFW pass ay pwedeng-pwede pa rin gamitin ang OEC or ang OEC exemption. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!